Update muna tayo kay Apollo Quibuloy. Ito po ay kasalukuyang nakakulong pa rin sa PNP Custodial Facility dyan po sa Camp Crame, Quezon City. Alam po ninyo, humihirit ito pong si Apollo Quibuloy o ang kampo nito na siya po ay ma-hospital arrest. Ito'y matapos na ma-discarel yung kanilang ninanais. Ano ba yung una nilang nais? House arrest muna o kaya malipat yung kustodiya mula po sa PNP patungo po sa PNP Custodial o patungo po sa AFP Custody. Pero yan po ay hindi kinatigan ng korte kaya humirit ito pong kampo ni Apollo Quibuloy na sana daw ay i-hospital arrest po siya. Yung mga kasamahan naman po nitong si Apollo Quibuloy na akusado para sa kanilang kinakaharap na kaso dyan po sa Quezon City Regional Trial Court at Pasig City Regional Trial Court ay na-transfer na po sa Pasig City Jail. O, yan ha. Kaya si Apollo Quibuloy ang inaantay natin eh kung saan po talaga ito makukulong. Pero kung safety at security kasi ang pag-uusapan, pinaka-safe po talaga ang PNP Custodial Facility. Pero kung gusto po natin na ngayon pa lamang maranasan na nitong si Apollo Quibuloy yung pagdurusa sa mga di umano'y kanyang ginawang hindi maganda sa kanyang mga biktima, ay dapat mailipat ito sa City Jail. Dahil alam naman natin na ang City Jail, siksikan po dyan. At yung ini-enjoy niyang lavish lifestyle ay talagang malayong malayo sa sitwasyon niya po ngayon. Pero babalikan po natin ang isang punto na napakahalaga. Kasi alam po ninyo, noong kasalukuyang hinuhuli pa lamang po itong si Apollo Quibuloy, talagang hirap na hirap ang ating mga kapulisan. Hindi lamang pala 3,000 pulis ang talagang nagsama-sama, kung hindi mahigit 4,000 pong pulis ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ang talagang nagnais, nagtulong-tulong para mahuli po itong si Apollo Quibuloy. Inabot po ito ng 16 na araw simula po noong August 24, 2024 at nagtapos lamang ito nung makubkob na itong si Apollo Quibuloy sa kanyang pinagtataguan, particular yung Bible School. At pinalalabas po ng kampo ni Apollo Quibuloy na siya daw po talaga ay sumuko. Wala po iyong katotohanan. Kwentong barbero po yun or kutsero, ika nga ni Secretary Benhur Abalos. Ano ba ang katotohanan sa likod ng sirkumstansya na yon? Una, ang photograph na lumabas po na ito, bagamat tahimik lamang si Police Brigadier General Torre nung una, pero ngayon po napag-alaman natin sa interview sa kanya ni Richard Haydarian na ito po palang kasama sa selfie o yung mismong kumuha ng selfie nilang tatlo. Groupie pala ang tawag dito. Ah, ay isa pong mataas ang katungkulan sa ating kapulisan. Kaya wala pong katotohanan na unad pong sumuko itong si Apollo Quibuloy, particular sa Armed Forces of the Philippines. Pakinggan po natin ang interview na ito nito pong si Richard Haydarian kay Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pero unahin muna natin yung pinakamahalagang punto eh, na sinungaling talaga ang kampo ni Apollo Quibuloy. Ito po yon yung parte na in-identify nito pong si General Torre, ang taong kasama po sa grupi na ito ni na Apollo Quibuloy at Attorney Israelito Torion. Eh, kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender sa hindi sa pulis. Ako, hindi totoo yun. The first contact with authority is by representative, si yeah. General Romeo Macapas. General Romeo Macapas. Ah. O representative ni General Nicolas Torre, baka nagkamali lamang ako sa pandinig ha. Pakinggan natin muli ulit. Eh kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender sa hindi sa pulis. Ako, hindi totoo yun. The first contact with authority is by representative, si General Romeo Macapas. O, narinig niyo? Ito po 'yon. Si General Macapas. Akala natin nung una kung sino lang ito. Akala natin kasamahan nila sa Kingdom of Jesus Christ. Pero ito pala yung representative ni Police Brigadier General Nicolas Torre. Kasi ayaw makita ni Apollo Quibuloy eh. Sabi nga ni General Marbil doon sa kanilang naging press conference with the SILG, General Torre and the public, eh dalawa daw ang kahilingan nitong si Apollo Quibuloy. Susuko siya, mayroong representation ng AFP kasi wala daw siyang tiwala sa mga pulis. At pangalawa, ayaw niya daw pong makita yung pagmumuka ni Police Brigadier General Torre.
O, tuloy natin ang sinasabi po dito ni General Tore. Yung nakita niyo selfie. Hmm. Eh, di ba? So, at the end of the day, di ba, yung pinablish na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun, ha? Pulis ang kumuha nun, ha? O, yun. Siya yun, ha? O, syempre, babalikan natin yung interview na ito. With due respect dito kay Richard Haydarian, I do not know kung ito ba yung nang-i-strike ng channel ng iba, pero gamitin natin yung video niya at audio na lamang siguro ang pakinggan po natin para naman hindi tayo ma-strike. Again, credit goes to Richard Haydarian kasi napakaganda ng kwentuhan nila rito. Parang kwentuhan yung interview eh. Napaka, parang close na close sila, no? Sana all. Idol pa man din itong si General Tore. No, sa ngayon, meron pong 149,000 na views na po itong interview na ito ni Richard Haydarian kay General Tore. At muli po natin balikan ang interview na ito. Alamin natin kung ano ba yung mga katotohanan talaga sa likod ng mga sirkumstansya na yan sa paghuli dito kay Apollo Quiboloy. Okay, now I think this is good. This is good. Okay, Jun, I hope hindi kita inapi. Medyo napa-midnight tayo. Hindi natin sabihin kung anong airlines yan. Pero ang suggestion ko parati kung talagang masamang pakiramdam niya sa airlines, magreklamo kayo, baka mamaya may free mileage pa kayo dyan. But never know, General. Wag kasi na mag-shark out. Ipangita natin ang corner na kanyang pagkain. Ayan, medyo parang alam ko. Ano kayang experience si General Tore? Bukang may bad experience dito sa kanyang pagsakay sa eroplano, ha? At hindi naman dilaw at green yung nakikita natin pinakita niya, kung hindi blue at pula. Eh, yung airlines nang yon, eh, alam nyo na kung anong pangalan ng airline na yan. Pasin na yan, ha? Pero, mabait naman ito. Basta siya. Yari kulay ng pweto. Yari kulay ng pweto. Hindi siya mukhang Air Asia, yun na lang sabi natin. Hindi siya mukhang Air Asia. General, wow, it must have been a crazy, crazy week. At mukhang after 27 days, nakita yung mga 40 messages ko sa inyo. And I'm just kidding. How crazy it was, General. Dapat nag-usap tayo ng Sunday, di ba? Tapos ako sabi ko Sabbath, wala akong interviews and all. Eh, yung pala, yung mauli si Quiboloy nung Sunday. So sabi ko, naku po, nawala ako ng scoop. Nawala. Yun sanang pinakamalaking scoop ko. So General, did you have a sense on Sunday mahuli niyo talaga si Quiboloy yung last Sunday? Or nagkataon lang talaga? No, I made a decision to actually end everything on Sunday because I'm really very, very afraid na magkakaroon ng TRO on the Monday. Kasi may feeling ako na magkakaroon ng TRO eh. So I already made a decision na... Advance mag-isip si General Tore. Ano? At salamat din sa pamunuan ng PNP. Siyempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nagtiwala sila dito kay General Tore. Talagang kung nangyari kasi na makakuha ng TRO, di na natin alam kung ano ang nangyari, patitigilin ng PNP. Sa pag-aresto kay Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ, magpo-pull out ang mga pulis, di lalong nakapagtago na si Apollo Quiboloy. Kaya napakagaling ng diskarte na ito ni General Tore na binigyan niya ng ultimatum ito pong kampo ni Quiboloy na sumuko. Otherwise, papasukin nila yung Bible school na yon. At kita naman natin doon sa pinaresentang photograph nito pong si General Tore na libo-libo talagang pulis ang mga nandoon. Sabi nga ni General Tore sa interview na ito, hindi pala 3,000 mga tol, hindi 2,000, hindi 3,000, kung hindi 4,000 mga pulis ang nagsama-sama para lamang hulihin itong si Apollo Quiboloy. Sunday, it's all or nothing. Pero wala naman eh, dahil unang wala. Naluto siya talaga nung weekend eh, dahil natapos yung presentation mo nung, sa Senate nung Friday, and it crystallized everything. Na kumbaga, ando na, nailatag ng premises, and yung comms nung, ang comms part nun, yung the way it is presented to the public. So, I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible school at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible school, it will already be understood by the public kasi nailagay na natin ang, nailatag ko na ang premise doon sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday afternoon, alauna, ganun din. Yung nangyaring Senate hearing na yon, sirkus yun.
Doon natin nakita na yung tatlong senador sa katauhan ni De La Rosa, ni Padilla, ni Bongo, sinubukan nilang gawin ang kanilang magagawa para mailigtas si Apollo Quiboloy. Sabi nga ng iba, last ditch daw po iyon ng Senado para iligtas si Apollo Quiboloy. Sinubukan nga ni Ronald De La Rosa ang patigilin. Diba? Pinagpipilitan niya na maghanap ng search warrant itong si General Torre para daw wala ng question. Pagka ginawa nila General Torre yon, hindi na tao ang hinahanap nila. Kaya nga na-lecturean siya, di ba? Sabi ni General Torre sa kanya habang nagpe-present ito doon sa Senate hearing, ang warrant of arrest ay para sa tao. Ang search warrant ay para sa bagay. Tao po ang hinahanap namin, hindi po bagay. Sabi ni Senator Bato, I agree! Anyway, tuloy tayo sa pakikinig dito. Yeah, kasi ginawa ko na Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the bar is, the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante ng eskulahan ni Quiboloy. At hindi naman sila kasali doon. Dadadamay lang sila sa kalokohan ng amo nila, ng amo nila. So, unilaterally, I extended the deadline. Hindi, ito kaya nga nililinaw natin ito mga tol. Wala nang question kung AFP ba o PNP. Yung PNP, yun talaga ang katotohanan. Kasi ito po Philippine National Police General po ito Sa kanya sumuko si Apollo Quiboloy. Ngayon, yung pagpapakalat ng kampo ni na Quiboloy na sumuko siya sa AFP, wala po yung katotohanan. Kaya po natin inuulit ito. Para wala nang maging pagtatalo. Ano? Tuloy tayo rito. By 24 hours. And they communicated that with the attorney to Rion. Kaya yun ang na-pick up yata ng media na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually, yung ultimatum nun is 6 hours na. So I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro na receive niya. So 7, by 1 o'clock sabi ko, assaulting mo na yung Bible school din para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron, meron. Kung nandun, nandun. Kung wala, wala, di. Kung wala dun, di, tapos ako. Pero pag nandun, di, tapos din siya. Para ito sa Bacoin. General, I wanna ask, ano yung nasalami slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan? At least naabotan niyo yung pinaka-last na huling last stand ni Quiboloy. Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pa-surrender na siya eventually? Actually, 3 months. Pagka-designate ko, 3 months or 2 months before the assault. Tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, may mga human intelligence, may mga surveillance. Pero ang pinakamalaking factor dito, yung reward. Hindi magagawang matagumpay ng PNP ito, kahit si General Torre pa ang namuno dyan, kung wala po yung 10 million pesos reward na nakapatong sa ulo ni Apollo Quiboloy. Kasi lahat naman umasa doon po sa mga tismosong naghangad ng reward. Yun ang katotohanan doon, human intelligence. At yung mga intelligence na yan, sabi nga ni General Torre, galing mismo sa mga miyembro. Sa miyembro ng KOJCO. May traidor sa inyo. Ganun lang yan. Sa bagay, dapat wag natin tawaging traidor yun kasi lumagay siya sa tama. No? Kahit siya kamiyembro nila sa KOJC, mali naman na i-tolerate mo yung ginagawa ng religious leader ninyo na katakot-takot na reklamo ang kinakaharap sa korte. Kaya hindi pagtatraidor yon para sa akin. Marahil sa kanilang mga magkakamyembro, pagtatraidor yon. Pero kabayanihan yon na dapat ituring na yung kanyang nalalaman, ipinarating niya sa ating mga otoridad. Kasi sinobilans talaga namin ng area. Ay set up pa surveillance posts na nakikita namin ng loob. Pero hinahanap talaga namin and we found the indicators. Ano na mga indicators? Kaya yung naging legal question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that
dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Eh, talaga reasonable grounds namin. Na talaga nandiyan si KOJC. Hindi naman siguro hindi naman siguro reasonable na expect mo na Mercado ba layout, eh, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. So, obviously, the place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, ipupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap. Ang ginagawa kasi dito ni Attorney Israelito Torion, nililiteral yung provision sa batas. Dapat daw specific ang area to be searched. Eh, sabi nga nitong si General Torre, ang nakalagay sa provision naman sa batas ay yung reasonableness na yung taong hinahanap nila ay nandoon sa area. At ang area ang tinutukoy nila ay Kingdom of Jesus Christ compound. Kaya it is a matter of arguments, probably legal arguments. Kaya eventually, tama si General Torre. Baka makakuha ito ng TRO habang dinidinig yung pagtatalo nila na yon sa korte. Kaya nag-decide siya, sabi niya nga, hindi naman talaga 24 hours yung deadline. 6 hours lamang. Advance mag-isip si General Torre. At dahil sa decision making niya na yon, na sukol sa kinaroroonan to si Abolo Quiboloy, kaya walang ginawa, kung hindi, sumuko na lamang. At ito yung pagsuko na yon. Hindi AFP, kung hindi PNP. Si Police General, nakalimutan ko bigla ang pangalan, mapapakinggan naman natin maya-maya ulit yon dito sa interview na ito. Ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Diba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa police na pag pumunta kami ron, nandun siya kaagad. Like, kahit na sa bahay mo lang eh. Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado mo nandiyan ka sa sala. Hindi eh. Hindi sigurado sa sala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area because yung buong 30 hectare compound, eh, kanya yun eh. It's his kingdom. Kingdom nga eh. Kaya nga kingdom, meron ba namang king na nandun sa trono niya? Hindi eh, wala eh. So, ganun nga. So, hinanap namin, and then nang nasa loob na kami, nung unang salta namin, eh, pinuntahan ka agad ang lahat ng mga buildings. Kasi, at may priority kami ng mga buildings doon. Yun, sobra ang, napakasobra ng resistance. Nakita niyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us, yung sinasabi ni Katil na red carpet, yung pala ang red carpet na sinasabi ni Katil, na kung legal lang daw kami lahat, maglalatapos siya ng red carpet, which is total bull. Talon tayo sa interview, balikan natin yung confirmation, kasi dapat ito talaga mapagdiinan natin ang pansin dito. No? Para yung naratibo ng mga DD sheets na mga sumusuporta din dito kay Apollo Quiboloy, talagang burado na. Oh, ito ang katotohanan, uulitin po natin. Ang kauna-unahang photograph na lumabas sa publiko dahil sumuko si Apollo Quiboloy sa ating kapulisan ay kuha po ng isang police general na pinangalanan po nitong si General Torre. Ito, police general po ito ha, itong nakakulay blue na nakasalamin. Sino po siya? Ulitin po natin ang pahayag ni General Torre. Eh, kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender sa hindi sa pulis. Ano ko? Hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Oh. Yung nakita niyo selfie. Eh, diba? So, at the end of the day, General Romeo Macapas. Diba? Yung pinablish na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun na, pulis ang kumuha nun na. Intelligence service. So, that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi ah. Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible School pa lang. Kaya dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Kamkrame doon sa may... Ngayon may mga umepal na nasa intelligence unit daw po ng AFP. Eh, sabi nga ni General Torre, EPAL. Ano? Kasi hindi naman daw totoo yon. Ito, pakinggan po natin siya. Ito sa jail center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya,
gagawin talaga ng spin yun na sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano nila i-explain si Judge Yan. Sabi nila, they were not obstructing, you know, the exercise of... Good luck to them kung, sa explanation na sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging EPAL na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun eh. Kwento talaga yun, epal-epal yun, nakala siguro magaling siya. Gumawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa UDC. Doon mo mahalatang ang tatanga talaga ng mga DD sheets eh. Biruin nyo, nagpaniwala doon sa kwentong kotsero na sumuko si Apollo Kibuloy sa ibang lugar tapos pumuslit papaloob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Talagang ang babaw talaga ng utak ng mga DD sheets. Either bobo bang ang mga ito o tanga lang talaga. Maniniwala ka ba nasa labas ka na? Tapos papasok ka pa doon sa napapalibutan ng 4,000 pulis para lamang sumuko. Kung nasaan ka, doon ka nasusuko. Oh, pero dahil nga bobo or tanga sila, paniwala sila sa kwentong kutsero na pinakalat ni Attorney Israelito Torion. Ano yun? Saan galing yung general? Anong dama yun? Anong charot yun? Anong yun ang sabi ni Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya kwentong kutsero yan. Eh kasi nga, yung EPAL na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer kuno. Eh wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset-asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun ha. That's very damaging to other agencies kung hindi explained. Kasi sinasabi niya, sumurender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may two gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the KAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan na illegal lang niyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may in-imply siya na compromising itong spaces or tumulong? Napakalabo noon. Alam mo, saka sabihin natin, sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. How can you cross the runway? Ang mahalaga, alam na natin. Kasi ito lang naman yung talagang pala isipan dati sa atin eh. Sino ang lalaki na ito? Nung mga panahon na hindi pa natin alam. Akala talaga natin kasamahan nila sa KOJC pero hindi pala. Isang police general. Paano nyo ngayon yan pabubulaanan, mga DD sheets? Isa lang naman ang konklusyon sa inyo. Again, I'm sorry to say this, pero totoo naman marahil, kayong mga DD sheets, either bobo kayo o tanga kayo. Tapos yung mga salita ng mga kung ano-ano dyan na hindi ko mawari kung meron ba talaga kayong utak. Wala kayong alam na argumento kung hindi magmura, magsalita ng bangag sa mga sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno, tawaging bangag si Pangulong Bongbong Marcos, mga siraulo naman kayo. Kaya ibabalik ko lamang yung bansag talaga sa inyo eh. Kayo yung mga BTS, bobo, tanga at siraulo na mga DD sheets. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating Pangulo at sa ating programa. Sana makaisa ko po kayo sa pagsuporta, sa paghimok at hopefully sa pagboto kay Secretary Benhur Abalos kung siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.